COVID-19 is under control. Yan ang tiniyak ng Department of Health sa kabila ng patuloy na pagtaas na naman ng kaso ng hawahan. Nasa frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Batay sa mismong datos ng Department of Health, umakyat na sa 822 ang average daily cases ng COVID-19 sa bansa. Mas mataas yan ng 79% kumpara sa nakalipas na dalawang linggo. Pero sa oversight meeting kanina ng House Appropriations Committee, iginiit ng DOH na kahit dumarami ang mga kaso, nasa 8-9% lang ang severe at critical cases. Karamihan, asymptomatic o mild lang ang sintomas. Hindi rin punuan ng mga ospital at nasa 18% pa lang ang okupado. People are asking kung bakit dumami ang kaso. So it's still the same. Yun pong presence ng mga variants. Pangalawa po, yung mobility ng population natin ngayon. And the third would be the vulnerability of each person who gets sick. Maybe hindi sila bakunado, maybe hindi na sila nagmamask talaga. We don't need to panic. Ang tinitignan na natin kasi po ngayon yung healthcare system capacity. If it's manageable, then we are good. Hindi pa rin daw inirekomenda ng ahensya ang pagbabalik ng mandatory o obligadong pagsusuot ng face mask. Ayaw pa muna nating sabihin na we will now again return to the mandates of mask. Because we do not like a back and forth policies that every time the cases rise, ibabalik ang restriction. Pag nawala, tatanggalin. Binusisi sa pagdinig ang budgetary performance ng DOH, kaya kinuwestiyon ng ahensya tungkol sa 4.6 billion pesos na unobligated budget o yung pondong inilaan para sa test kits at iba pang commodities, pero hindi naman nagagamit. Unobligated continues to be 4.6 billion. In other words, ang obligation rate is only 41%. So, may we know the reason for why this is low? Ito, ano yung mga malalaking items doon sa unobligated? Because we were having decreasing cases already. So, nabago po yung guidelines natin for testing. That's one. Kaya medyo bumaba po yung demand. Kaya po yung ating pagpo-procure ay hindi po natin masyadong na fully utilize. Although, we now have ongoing procurement of our antigen kits, antigen test kits. We also have procurement of other detection kits sa ngayon na nakasalang po sa procurement process namin. Mungkahi tuloy ni dating Health Secretary at Congresswoman Janet Garin, bakit hindi na lang ibigay ng libre ang COVID test kits kung may budget naman? What the Department of Health can do is to take away this out-of-pocket expenditure from the people and make testing free for everybody. Look at the sales of the antigen kits in the private pharmacies. Ang taas eh. So in other words, people are forced to buy because the government is not offering it. Sagot dyan ng DOH, iche-check daw nila ang guidelines sa paggamit at pamimigay ng test kits. Hindi rin pinalusot ng mga mambabatas ang issue tungkol sa milyon-milyong nasasayang na expired COVID vaccines. Mungkahi ni Garin, hayaan ng bakunahan ang mga gustong magpabakuna. Sagot naman ng DOH, we have this rule, yun pong 6 months to expire na mga items natin, nauuna po yun na dinidistribute natin so that we also avoid expiries in our warehouses. Sa katapusan naman ng buwan, maidideliver na sa Pilipinas ang mga bivalent vaccines na panlaban sa original na strain ng virus at maging sa nakahawang Omicron variant. Prioridad pa rin dyan ang mga health worker at senior citizen. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.